Ang ating devotional ay makukuha po natin dito po sa aklat ng Hebrews chapter 10 verse 36. For you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. Sa Tagalog, kailangan niyong magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos at matanggap niyo ang ipinangako niya. The need of patience. Dito po sa chapter 10, book of Hebrews, mayroong warning ang ating Panginoon at meron din namang encouragement. Hindi na po natin babasahin sa mula sa verse 26 pababa hanggang verse 31. Makikita po ninyo dyan, kung may time po kayong basahin, yung willful sins na ginawa ng mga tao sa panahon na isinusulat po ang aklat ng Hebrews. Kaya nasabi sa verse 31, "It is a fearful thing to fall into the hands of God." Naroroon ang warning ng Panginoon. At sa verse 32 down to verse 39, merong encouragement naman ang mga talatang mababasa po ninyo rito. Sa verse 32, it says, "Alalahanin ninyo ang mga nakaraang bagay, mga nakaraang pagpapala, mga nakaraang ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay." As you read chapter 10, book of Hebrews, parang yung doktor na after na ikaw ay operahan, dadaling ka na sa iyong recovery room, at pagkatapos yung doktor na nag-opera sa iyo, papasok doon sa time na conscious ka na. At pagpasok niya doon, yung doktor, may ngiti at may mga encouraging, soothing words para ma-encourage ka. Sapagkat dumaan ka sa matinding pain, ika nga. Alam niyo, kailangan natin itong talatang ito ngayong 2022, alam natin na yung dalawang taon na nagdaan ay talagang nilagay tayo sa operating room, spiritually, physically, and financially also. Kaya ngayon, the author of the book of Hebrews is giving us an encouragement. Now, where the encouragements come from? Ito po, binigay niya sa atin para yung need of patience natin maging encouraging. Ito po, number one, notice the past victories. Verse 32, "But call to remembrance the former days, in which after you were illuminated, you endure a great fight of afflictions." Naalala ninyo daw yung panahon na kayo ay naliwanagan. Panahon na tayo'y na-save. And then, you endured the fight of affliction. Yung word na fight talagang, even the word affliction ay mga terminolohiya yan ng mga athlete. Sa panahon ngayon, which ang term dyan o ang madalas sinasabi ay no pain, no gain. Totoo nga naman, ano po, kinakailangan para maging sure ang winning moment mo sa pakikipagbaka o pakikipaglaban sa anumang hamon ng buhay, ay nagtitiis tayo sa anumang pain. And
the verse that is telling us that we got to fight our way for victory. Verse 33, naging katawa-tawa ang inyong mga pananampalataya, ang pagiging buhay Kristiyano ninyo. Naalala ninyo yun nung maliwanagan kayo, nung kayo'y maging tunay na mananampalataya. Verse 33, it says, na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niya ang mga inaring gayon. Dumaan talaga sila yung mga mananampalatayang ito ng matinding pagsubok. Buti nga ngayon ay nadama na natin yung respeto ng mga tao kapag tayo po ay nangangaral. At yan ay bunga ng COVID, bunga yan ng lockdown. Ang lahat ng tao ay nakapakinig ng pangangaral ng mga pastor, pangangaral ng salita ng Diyos, nadala ng mga preachers, at nagsisimulang nagtatanim sa puso ng mga tao. Kaya nade-develop yung pagre-respeto. Hindi na tahasang tayo'y pinagtatawanan dahil ang dala natin ay salita ng Diyos. Kaya ang encouragement po dito ay remember the past victories that you got saved, although ligtas na kayo, nagtagumpay pa rin kayo sa inyong pakikipagbaka. Sa verse 34, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap nyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibasa ay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Magpatuloy lang sapagkat yung ganyang damdamin, yung ganyang filosofiya, yung ganyang principle na mawala man ang lahat sa ating buhay, ay meron tayong pag-asa sa langit na yun ang pinakatunay na ating pinaglalagakan ng ating pagtitiwala at pananampalataya at pag-asa. So where the encouragement comes from? Number one, past victories. Number two, present necessities. Hebrews 10:35-36, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Huwag pabayaan ang ating pagtitiwala. Ito'y mayroong dakilang gantimpala. Magtiis lamang, there is a need of patience. Right now, the Lord is encouraging us. Napakahalaga na at present yung ating pagtitiwala at pagpapatuloy. Okay po? And then the last, perspective realities. Hebrews 10:37, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi na magtatagal, hindi na magluluwat. A little while, He will be coming back. Tutok lamang po tayo sa Kanyang pangako. Ang lahat ng mga pangako na binitawan niya sa atin ay natupad, tinutupad, at isa na lamang na pangako ang ating hinihintay, that is coming back. Sure, He's coming back. The need of patience is needed. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong salita. Salamat, ito ang aming kalakasan, ito ang aming pag-asa, ito ang aming vitamins, ito ang aming nutritious food that we had in our spiritual life. At sana po
ay anuman ang aming mga kalalagayan sa buhay, anuman ang aming ginagawa, anuman ang aming hinaharap, pinagdadaanan o haharapin pa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na naway maging matiisin sapagkat may reward dito, may reward sa langit. Ang napakahalaga kapag yung patience ay nakita mo sa aming buhay, ikaw ay nag-glorify, Panginoon. Salamat po at ingatan kami. In Jesus' name we pray. Amen.